Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Kuya Ed's TV6 and welcome to Kuya Ed's TV10. So ngayon po, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano maglagay ng shadow sa mga letra. Ang letrang lalagyan natin ngayon ay letter M, N, O, P, Q, R, and S. So, pitong letra today. So, bago ko po simulan, shoutout muna kay Karin K. Kay, thank you for sending stars. Sana hanggang Pasko. So, sa mga magpapa-shoutout, so alam nyo na kung anong inyong gagawin. Okay, magsimula na po tayo mga igan. Okay, mag-start na po tayo. Start tayo sa letter M. So, ganito. Tupiin ng ganito. Yung mga nasa side dyan ang unahin. Yan, letter M. So, kasunod ay letter N. Unahin natin yung mga side. Yan, sa letter N, huwag siyang ididiretso yung gupitin. Ganito lang muna yung mga nasa loob. Dahil ibubukas siya para makuha yung nasa gitna. Yan, itong naka-slant. Ayan, letter N. Ayan, ganyan lang kadali ang letter N. Pinakamadali din na letra ang O. So, ganito lang. Tupiin lang ng ganito. Ganito. Tapos, i-carve itong side na ito. So, makakarve lahat ng kantuhan niya. Tapos, dito, igaganyan siya. Kailangan ito maliit para may forma yung O. Ito yung pinakabutas. Yung tinanggal natin. Letter O. Okay. Ang kasunod natin ay letter P. Ang P daw, ang mga taong may pangalang nagsisimula sa letter P ay mapagmahal daw yan. Tapos iisa lang yung kanilang minamahal. Parang penguin. Yan. Penguin, saan man siya pumunta, kapag bumalik siya, yun pa rin ang kanya. Yan. Unahin natin yung ganito. So, hinati natin. Tupiin natin ito. Yan. So, yung kalahati, ilalampas natin ng kaunti ito. Ayan, letter P. Penguin. Okay. Yung mga letra natin, may isang size lamang talaga siya. So, ang Q, pag gagawin natin, hindi masusunod yung mga size niya. Maglalagay tayo ng kaunting exist dito sa size niya. Ang purpose nito kung bakit nilagyan natin ng dahil ang Q, 'di ba may yun, may ganyan, may parang kuwit. Okay. So itutupin natin para matandaan natin na 'yun yung gagawin natin. I-carve natin siya. Yan, tapos butasan sa gitna. Ayan, so gawin na natin yung kanyang parang pinakambuntot. So, pwedeng gamitan ng lapis, pwede rin naman hindi kung sanay na kayo. So, gamitan na rin natin siya. Ganyan, 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 ganyan. Ayan ang letter Q. So, letter R, ito. Yan, alam nyo ba na ang sabi, ang mga tao doon na ang pangalan ay nagsisimula sa letter R ay very romantic, lovable, and kind. Kung maipatali ko lang. Ayun, start na tayo. Kinanta ko lang yung kanta ni Regine Velasquez. Kung maipatali ko lang. Ayan, ganito. Tupiin ng ganito. Tapos, itong side muna na ito. Ito yung pinakang left side din. Ayan. So, nahati. Ito yung magiging ganito, yung may curve. Tapos, ito yung pinakang parang buntot niya. So, itutupi ng, di ba, ito may kalahati. Tapos, ilalampas ng kaunti. Ayan. Tapos, di ba, ganyan. I-curve na ito.
Yan, i-carve na siya. Tapos, butasan na natin siya. Ayan. Ayan, ang letter R. Ang sunod natin, letter S. So, ang letter S, ganito, hatiin natin ng ganito. Tapos, i-carve na natin yung ano, mga panabi niya. Okay, letter S. So, hatiin natin. So, ganito ang letter S. Ito'y kalahati, tapos pag hinati mo siya ng kalahati ulit, dito ka mag-start mag-cut sa ibaba nung kalahati niya. Okay, ganito. Yan. So, may tanda na siya. So, gagawan mo natin siya ng style niya. Ganun din sa kabila. Yeah, letter S.